Welcome po sa channel ko. So, nagpiprint po ako ng photos. Yan po. Four colors. Pigment L1300. So, pigment siya. Ang ginagamit kong photo paper, RC satin photo paper. So, mas maganda ang pigment sa mga satin paper. So, yung greenish, hindi ko naman na experience sa L1300. So, ganito yung conclusion ko. Mas maganda yung pigment sa 4 colors na printer kesa sa 6 color. Bali, maganda yung L805 kapag original ink na dye. So, mas matagal kasing kukupas kung original na ink ng Epson. So, ayan po. Hindi siya nagigreenish. Maganda yung color niya. Okay. Yan, black and white. So, yan. Maganda yung color niya. Yun nga lang yung ginamit kong camera dito, DSLR. Kasi nagphoto coverage ako. Kailan lang. So, budget lang po yun. Budgeted lang yung ano. Yan, pinirin ko siya sa RC satin. Mas maganda kasing RC satin yung backing paper niya. Talagang professional yung datingan niya kaysa ito mga budgeted na photo paper. Itong Quap. Yan. Ito mura lang to, ginagamit ko lang to pang print sa mga cellphone pag mga budgeted. Yung mga estudyante, yung mga bata gusto magpa-print. Dito ko lang siya inaano. Piniprint sa photo paper na to. So, hindi lang maganda yung likod nito eh. Yung likod niya, talagang papel. Pero pwede na rin. Kasi ito parang professional yung likod niya. Iba yung texture niya. Yan. So, kasi itong L1300 ko, usually, ginagamit ko dito sa pigment, sticker printing. So, mas malakas kasi yung sticker printing ko eh. Tulad na ito. Yan. Sticker printing. So, pigment lang po. Hindi ko ginawang Ecosol kasi baka hindi ako marunong mag-maintain ng L1300. Tsaka, may mga parts kasing pinapalitan. Kasi gusto ko talaga kung bibili ako ng Ecosol, yung pang Ecosol na printer talaga. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Yan. Maganda yung output niya sa RC satin. Ayan. Maganda yung output. Yan, maganda yung output niya. Yan. Kayo po, nasa inyo po yan kung ganyan din yung gusto nyong bilhin. Nagbibigay lang po ako ng idea. So, yung talagang hirap pong timplahin yung L805 pag pigment yung ginamit nyo. So, kung titingnan nyo yung ibang video ko, gumagamit po ako ng pigment sa L805. Ina-advise ko po kayo na basahin nyo yung mga comment kung talagang gusto nyong bumili ng L805. Ang kagandahan lang kasi ng L805, makakapag-print ka ng borderless. Tapos, aside doon, yung higher GSM o yung makapal na paper, kaya niyang ipid. So, mga ano to eh, 100 plus yung piniprint ko. Yan. Maganda yung backing niya. Maganda lang din sa L1300 na nakapag-print din ng makapal na photo paper. Kung 4 colors po na yung L120 yun, medyo hirap siya sa mga higher GSM. Yan. Naka standard lang po yan. Hindi ko, hindi naka high. Pero maganda pa rin yung resulta. Maganda pa rin yung ano niya, output.
Yun nga lang, nakadepende rin po dun sa camera na ginamit nyo. Siyempre, yung kung ano yung in-input nyo, yung itsura ng photo, kung maganda na yung pagkakakuha, siguradong maganda rin po yung resulta. Wag po tayong mag-expect ng yung madilim yung kuha natin sa cellphone, yung ibang mga yung mga lower resolution na cellphone. Siyempre, kung ano po yung kuha nyo, ganun din yung lalabas, ganun din yung output. Kung madilim yung kuha nyo, adjust lang kayo sa brightness, pero yung quality niya hindi pa rin tulad ng mga magagandang modelo ng cellphone o kaya ng mga DSLR. Iba pa rin talaga yung output ng DSLR. Ayan, wala siyang greenish pino. DSLR po ito eh. Kaya maganda pa rin yung output. So, ito mga ka-printing yung binili ko. Baka magkaroon kami ng project na graduation feature. Mas presentable kasi pag mga RC satin kesa yung quap na na photo paper nga yung pinakita ko kanina. Kesa ganito yung gamitin ko, ito yung quality rin dapat yung ibigay natin sa customer. Ito pang budgeted, ito medyo quality na rin, may mas mahal pa dito. Pero para sa akin, okay na to. So, ito yung dami nito. Umabot to ng 2,000 pesos. So, bumili ako dito. Dito sa North Caloocan. Sa Dream Big. Dito sa may, malapit. Paglagpas lang ng, ng City Hall ng, ng North Caloocan. Ito nyo yung balat to. Walang greenish. Ayun pala, yung L1300 hindi nakakapag-print pala ng borderless. Yun din yung advantage ng L805, nakakapag-print ng borderless. Tsaka yung may A3 rin pala nakakapag-print ng borderless yung L1800. So baka bumili din ako ng L805, pero baka Epson original ink yung gagamitin ko. Bala kong gamitin sa mag photo booth business. Kasi ang hirap mong kumita ngayon, kailangan natin mag dagdag freelancer lang po tayo, nandito lang po tayo sa bahay. Lumalaki yung gastos. Tumataas yung gastos sa na pangangailangan natin. Kailangan magdagdag tayo ng extra income. Hanggang sa uulitin po uli mga ka-printing. At goodbye muna. At mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Paki-hit na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa mga video ko. Kahit mga maigsi lang at hindi masyadong edited. Maraming salamat po.